Nananatiling nasa kritikal ang sitwasyon ng occupancy rate ng mga hospital sa Baguio City. Ito'y dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Nasa mga 90 plus na sila, almost full. Kasi talaga yun ang mga hospitals is yung symptomatic, yung mga critical cases, yung mga kailangan nila ng ventilators, no? Yung kailangan na yung mga oxygen dependent. Pero yung mga oxygen dependent, inaano na natin sa ating mga isolation centers ngayon. No, meron na tayo, inilalagay din natin yung mga necessary equipment needed. No? Pero yung mga critical cases, yung mga naka-ventilators, definitely hospital yan. Kaya naman ngayon, tinitignan ng pamalang lungsod na magtayo ng step-down facilities kung saan tatanggap ang mga ito ng mga mild cases. Ayon kay Engineer Bonifacio de la Peña, makakatulong ito sa declogging ng mga hospital. I'm telling you, we are on the critical situation now regarding hospitals, no? Okay, ano yung plan B natin? Meron tayong isolation facilities, meron tayong Santo Niño, meron tayong teachers camp. Ngayon, we are now doing step-down facilities, no? Meron na kaming nabuo na 50 beds sa Santo Niño na isolation, ang tawag natin dito is step-down facility. Yung mga nangangailangan na rin kasi, you know, yung isolation centers are intended for mild cases, yung asymptomatic. Pero since meron na tayong surge sa hospitals natin and to declog the hospitals, kailangan na nating gumawa ng paraan na madeclog natin yan by doing step-down facilities. Meron na tayong 50 sa Santo Niño. Ayon kay De La Peña, ito ay isa sa mga nakikita nilang paraan para hindi magsiksikan ang mga hospital sa lungsod. Papalo na sa 1,258 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Baguio kung saan makikitang malaki ang demand sa mga isolation units. Sa ngayon, ang Teachers Camp at Santo Niño Hospital and Critical Care Center ang mga isolation units ng Baguio. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.